pinaghandaan ito ni Coach Jessel. Imagine deploying again itong Rasa at Alota. Day 1 ng test kasi alam nila na hindi yung expected that Coach Bobo Campos would deploy Maurilio together with Saklako and Hinay. So mapapalaban talaga sa ilalim yung mga mahigati natin. Exactly, let's find out. Malalaman natin yung sa Palo Bits mo in experience. And that chip walk is brought to us by Mayor of Rizal. Dapat magsilbi ito kong kayo. Posisyon ito si Jonas Arcibal at Nimrod Domingo, isa sa magiging problema to ni Coach Toto. Here comes Day, sinukat na on the corner. Muro ito si Rasa na on for the rebound. Arcibal, Arcibal on the attack, working against Pilosis. Oh, look at that elbow extension from Jonas Arcibal. Agad, Arcibal, nag-overextend ito si Jonas. His missile for his first personal elbow. All two of nasa ating talaan. A minute having gone by here, Colentino will cycle that little around. Brian couldn't pull his trigger. Something about him was scared. Clean it off. Luwag na luwag. Para dito may isa plako. Pero ito sa kabilang pala. Si Valero for the level. Kay Barak yung try to set the play. Lander. Looking for Jonas. They are racing some of the clock. The Ninja pulls up a long one. Amarillo couldn't take that rebound. Malayo masyado si Pilosis. Hulog ito si Guevara. A blur. Breaking against three people. Natapek balik ulit ni Nimrod. Tend the shield. He will drop it. Tend it for pull-up as I miss. Rasa! Six step! He's from the very beginning until now. At this moment, he's still dominating the inside shooting nitong Barangay Parga. Pero let's find out if Hinay try to find some ways to block on the other side. I love the perform. Sa Parangay, hindi umubra on that side. Here comes the Barangay Parga. Domingo puts it up. And brings the lead for Barangay Parga. The number is brought to us by Mayor Ros Rizal. Dapat magsilbi ito kong Bernie. Anya. They go to Lester. Aurelio. Inahanap na ito si Momon. He wanna cut it outside. And again, inahabot na naman ang loose ball itong Barangay Maya. Struggle talaga ngayon dito sa Barangay Parian ang kanilang rotation, ng kanilang possession sa kabilang banda. Pero ito ngayon, ang Guevara ngayon ang nagsaset ng play para ito sa Barangay Parian. And then yung ngayon for the board. The board. All the way inside. He wanna spin and take it to Raza Knight to shoot. Pinupukpok nila ng maigi ang ilalim nitong Barangay Maya. Pamunod sa kabilang banda. Sa decision. That height advantage, yun yung isa sa mga tinututukan dito ni Coach Jessel. As much as he can, he will use Rod Alota as yung height advantage ni Rod to take two scores for Parian. Ang layo na yung work ng guys. Gonna take it sa Murad. The reverse layup ni Ubra. Arcibal. They wanna feed Rasa. They're feeding down to J.O. Once again, it is 4 points in this game. Mario gets it over to Lester. Paulinho. Yeah!
time for DP John Lester Morello, showcasing that shooting. Away from the play, there was someone whistled for a foul. It was Rotalota. It's gonna be his first personal ever. Alam naman ni Pauline para sa kanya, David. What's up, all point? Doesn't work. Rosa para sa board. Arsibal dito na. Jonas. Working against Super Mario, here comes Godzilla. Inawan ng kasintahan etong si Hina. Matawagan din ito ng pang ng mga sa at syempre this is first. Tama yung naging expectation natin, Archie. Magpapakarap talaga yung Hina at syempre Alotes. Somehow brought damage to Barrowman's way through. Ikala ng Hina mo pa. Is now on the line to be tested for 2-3 moves. Good work po dito para kay Mr. Alonso sa kanilang noodles. And then Maurillo ngayon trying to find some ways on the other side. Maurillo sending the play. Here comes Sinay ngayon sa gitna. Sinay, double the lead! He's got 2 points in this game. Ngunit this time, isang nagyan naman. Ano ang the other side? Sino kaya lang nilagay parang ng musical yun, eh? Miscommunication. Nagkita naman nag-uusap sila ni Jonas, eh. Struggle ngayon sa possession. Well, this time, yung Arsibal ang nagdadala ng bola para sa Barangay Parehan. And again, they are back at 7 points. Here, 15-8 na nasa ating taraan. Maka-recover kaya itong mga bata ni Coach Moon. Warrior. On the left side. Domingo with a steal. And Al Holden whistled up against Melaez. This is Holden Holden number 22. Second edition. So in the place with moments of battle, Emil Leona. At para pagpahingahin, itong si Juan Alota ay pinasok na itong si Rich. Together with Domingo, Mabalo, Raza, at Guevara. Kontra kay Leona. Naes, Malonggaya, Hinay, at Aurelio. The floor inside! No, Mitch! To the technology! And a foul on LFSC4. Foul dito para kay Nimro Domingo sa kanya. It was Nimro Domingo wrestling for them. Libong tao na ang nanonood live mula rito sa Jose Rizal Coliseum. Hatid pa rin po sa amin ang ating Mayor Rose Rizal. Dapat magsilbi, dugong bayan. Imagine nanonood ka ng basketball, air condition, napaka-solid manood dito sa Jose Rizal Coliseum. Comfortable ang ating mga board. Everybody's comfortable. Master from the... Oh! Jamal! Here comes the foot race! Stop! Ano ka stop si Rich? E nakamba na yung sa ilalim ng ringo. Leona to Lester! Maurillo on the grass! Brother gets the ball! Raza! The Brown Balloons! Ang wawagayway ngayon, bringing everybody in Barangay Maypay in a moment of silence. Inay! Still looking for that looper. Talagang nananarasa mo yung talagang tumulasa sa ilalim partner, no? What do you expect sa premiadong sentro nito mga Barangay Parehan? Jay Arasa delivering his first 6 points in this game. Siya, Jay. Gets it over to Ingo. Shot clock going down. Si Emil naman yung inaasawa niya rito. Second shot lang, iba yung nalang ni Coach Jessel, eto si Rod. Seven to shoot para kay Rod Silva. Feeding Jamal, nakapusok si Brian. Sa kanila,
Siyempre talaga partners, nagdodominate lang ng barangay pareha ng ilalim ngayon na barang may layo sa ano. Pero ngayon sa kabilang banda, ito ang layo from Heart of Banks and Waves, Barco Lego. Mga sir, para lang is right now.
sa matamis na 16 puntos yung inahabol dito ng mga bata ni Coach Momon. J-Bert trying to make some noise. Lander takes it away. Here comes Guevara. We'll face the line for J-Bert. At syempre at this juncture, partner, both teams are in penalty situation at talaga naman itong si Lander Guevara at talaga naman... Imagine, ginagamit nila talaga yung opportunity dito kung attack ni underneath ni Chris, itong barangay Maya pa, etang buwan na bagayan kasi nga, nakaharap na yun sa free throw line, etang si Lander. Diba kung piyasa ni, he has the speed and the power para dito ay... sa super ego ng barangay pa rin. Para i-penetrate itong defensa. Para kay Maya Bay, and he gets the court sale on the free throw line. Re-establishing an 18-point lead here. Aurelio working against Ajay. Lester, down the middle, scoop shot, no. Ryan, still got rejected, down the shoot, para kay Aurelio. Lester, tumata pa rin, para on the lane, finish up on the side. But on the other side, someone is lying there in pain. Tignan natin sa replay. 6 seconds remaining and may na-injury pa para sa pare. I think we're reached. Abata is still in pain. Barangay Barian is dominantly Barangay Maya, but only here's now. 5 seconds remaining time. Guevara from way downtown the game! And that concludes our first quarter. Our step and frame in this ball game. Hatay pa rin po sa ating ating gamers. Rizal, dapat magsito yung Dugong Bayani. 16 na puntos. Matamis yan for Barangay Barian. Here comes the floor on the attack. Iwan attack yun na eh. Nakita niya with a cross-court pass nito si Arcibal. Among the underneath! Patuloy pa niya. Nakapagpasapit na naman si Rodzina. Ngunit ito, pangalawa na ito. Para kay dito kay Mr. Ginay. Second personal na para dito kay Mr. Ginay. At syempre nag-struggle ito partner kasi siya na lang yung parang humahalap dito sa mga malalaking players dito ng Barangay Barian. Exactly. That's what Coach Momon is taking first spot. Yung Ryan Ginay, saka yung Momon sa plako yung inaasahan niya kumigil. Pero nakakalusot ng bahagya itong mga players ng mga Barian. And may have para take it away from Jonas. And yes, he does. Puts it up, couldn't line it up. Oh, look at the bulldozer. Little extra pass to Hinay. At patawagan dito naman itong si number 6, si Mr. Gosain. First check-in niya dito para sa ating second quarter. Maagang call dito para sa kalibating gwardiya ng Barangay Barian. Sakuragi with a looper now. At pangatlo na ito, partner, sa Barangay Maya pa, kay Mr. Ginay. Well, ubos ang ball ni Ginay. Pagkakataon nito para sa Barangay Barian to capitalize itong sizes nila at this moment, partner. Meron ito si Arce Barrio. Try to make some play. Ano, now on the other side for an elbow shot. No good. Got it a little for him. Here's Lester on the attack. Barangay Maya pa, look me play. Pangalawa na ito, partner, para kay number 6, Mr. Kosain. Dalawang magkasunod yan, Mr. Kosain. So, again, no traces of pressure dun sa kabate itong coach, Jessel, and for Barangay Barian. But the series is
remind those players na maging consistent kung saan nagiging play nila dito. As much as possible, di mo na, di mo na establish at double-digit advantage against Barangay Bayan pa kasi magkukulusok yung mga player nito ni Coach Tomon. Malaki yung chance nila makitapla yan sa distance. Exactly, Marlon. Iba rin ang dala nito ni Coach Jesse kasi he disciplined ang mga player. Para may si Mom, 3-pointer at sa akin, di ba yung mas result? Dapat pagsilbihin ko pa yan. Aurelio, hinahanap pa rin yung perfect spot. Inaliwa niya na inside. And 7-pointer for Lester Moreno. Arcival on the front board. Take it to Lander. Guevara gets it on the right side. Deadly shoot. Rasa! Sinusukot pa niya yung si Aurelio. Inabot na nga doon sa entry. Diba? Wala nang espasyo para kay Ahota. Leon to Lester, finally just in. Elias couldn't get the bounce. Si Lester to land. Shooter risk it. Iba talaga ang puso ng Mauro. Talaga namang pinapakita niya dito sa Barangay Parehan na he won't let down despite na malaki na yung kalamangan ito ng Barangay Parehan. Alota against play. Nakalusok si Ron Silva. Silva Grosso na naman yung dalawa. Kasi malaga sa akin itong mga alota na ito. That beast mode. Rod Alota proving he can get it down to sa ilalim. A Buster never stops running down the middle. And go. It was just it takes it away. Elias wide open. No player is stuck in his way. Look at play Dylan on that jump pump. Naglilipara na rin dito ang mga Barangay Mayapang. Ito na kaya ang pagkakataon para sa kanila para maitayo ulit ang kanilang kumpiyansa. At was Tristan Santana kasama si Portage. Itinemploy na ito ni Corsia Mamon. Ang karongkera pagbabago para sa Barangay Mayapang with a 17-point deficit against Barangay Parehan. Wide open pa balot! No! Rosa will take it out! And Lester is running all the way! Pero may collision agad. Napabagal ko. Si number 14, si Lester Mabalo. At unang kapa, unang foul ito para kaya kay Mr. Mabalo, no partner? Siya niya yung whistle for that one. Santana will take the inbound. Looking for friends. Apa ng shot clock para dito sa mga nakaputi. Lester, at dito na dito si Lester. Di makatoblo na siya dito. Ang kasamaang gawa na ka. And builds the possession para dito sa Barangay Parehan, partner. Arcival yun, natitimod. Ngunit Guevara ngayon. Super ego with a back pass. Pabalot, couldn't pull it. Arcival! And that's what you call partner consistency. Now Lester trying to get it up. Nakakuha na naman siya ng foul on that. Pangalawa na ito partner. Para kaya Shaje. Second personal foul whistle for Shaje Pabalot. Agad naman na pansin niya ni Coach Jessel. Pero mukhang hindi niya papalta na ito si Shaje. Matapos nung big hit na yun, yung gandang pwesto ni Mabalot on the left corner pocket na yun nagbigay sa kanila ng panibagong 3 puntos 19 para sa Barangay Parehan. Ang kalabangan na yan, 40-21. Arcival gets it over to left. Guevara kontra sa Kuragi, he attracts Mamon. Nakita si Rosa. Kapit mo, miss a miss. Sa Kuragi para sa buka. At ito naman ang Maurillo ngayon, trying to find some way up and over, puts it up, Mamon!
nawa on the line shooting 4-0 para kay Lander. Well, patuloy pa rin yung pagulay dito ng mga brown na logo, ha? The left side ng ating court. At napapansin ko na rin, Marta, unti-unti nang napupuno ang ating Coliseum at this juncture. Oh, inabot na doon sa taas. Oh. Juncture. Ang ating mga fans sa taas. Juncture. Portage. A backing shot, JP lost the control. Here comes the mansion. The rubber's playable. Well, the fastest player we have in the Inter Barangay, Jonas Arcibal, with that flashy drop. Nakakuha pa ng steal. Nakakaw na sandali na lang ito para kay Jonas. And the other side. Para kay Maya Pang with a 24.10%. Nakapag-ingay na kaya. Ito mga bata ni Coach Momon. Panic! Try! Saktaan ang misa si Swan. Rasa Borsin. Ang show last now. Ngayon, para dito sa Barangay Parian. The Ninja. Let's head over to Jay. Malot has 10 seconds on the shot clock. 8 to shoot. Arcibal! Ito na naman to sa ilalim. It was against Lester Norelia. Ang unang foul na ito, partner. Lester whistled for his first personal. 14 seconds to shoot. Raza will attack Lester. He fades away though. Come on! Well, so lovely. Hinahanap ng Barangay Maya pa dito kung anong path yung tatahakin nila sa Kragi. No? Not the Shipman friends! And they lost the possession again. Pangalawa na ito, partner, na turnover para sa Barangay Maya pa yung mga balitaan ang kanilang nababasahan. Shot clock at 14. And again, the Parian at the post. Bell whistle against Felipe. Isa pa sa mga pinita na napapansin natin dito, no? For Barangay Maya, pag isang team na nakapaglaro, we are talking about the Ben Atilante. And Ben was able to play for Barangay Maya, but siguro there is a slight chance na magkaroon sila ng adjustment dito. Ngayong hindi nga nila makikilan, itong si Magsita. At bukod dun sa ganda ng pwesto yung pinapakita na itong si Magsita. In the way through calls, halos wala siyang sinasabay, but no. At ito na nga naman sa partner sa kanyang unang free throw. Pero sa kabila mo naman sa bahay. Si Magsita over to Raza. Left foul brings Barangay Parangan into their penalty situation. Kasi subukan itong si Patrick Chomo on that free throw line. Baka dagdag kaya siya to sa 21. At ito naman naman ang mga Barangay Parangan. They try to push the defense. Ngunit Arcibal try to... Swinging around, Raza. Racing away some of the clock here. The Ninja in the middle. He will kick it back out. And a JR. And now Philip is still. Sitting down.
backing. Anya gets it over to Emre. Tap the shoe and away from the play, double foul! An unexpectedly lesser Ravelio involving in that collision. Buhan si Jackson. Kadikit niya to. Double foul, ang tawagan nito para kay number 13 ng Barangay Barihan and also Mark Dresden ng Maurillo. Pangalawa na ito para kay Mark Lester. Well, on the other side, unang foul pa lang ito para kay number 13. Emil on the attack. 10-second shot clock para kay Maya pa. Lester pulls it off. Still finding that way. Mayona delivers the putback. After 3 minutes, napagkakapakuntun sa venue ng Lutos. Nadagdagan na ng dalawang puntos nito si Leona. Kaya sa kapilang banda naman, may natawagan ng offensive. Pangalawa na ito para kay Miss na nga, para kay Garcia na partner niya. Pass the silver down, but again. Para kay Maya pa, baka-score kaya ulit. Onya wide open! David, no! Here para sa barangay Paragang, si Tim Rod, 25-point lead. Dying to shoot para kay Rodzilla. He's got 6 seconds to work with, and he lost the control. Not just the pressure partner, but also that transition. Ang daming na-mintes na field goals netong Barangay Maya pa. They need to do something about that. Mayona with a one-hand motor. Second time around the yard. What a high game. Well, something different. Whistle here. Mukhang alas ko plug yun ha. Partner, nakita natin. J.R. Rosa, whistle for that unsportsmanlike call. Ulang malalay sa ito, Barangay Barihan. Nagtatawag ko sa likod ko, may gusto ko pa. Ayaw na, on the attack. Emil, he's beating down the Lester. You will take it to the other side. Iba talaga ang ray light na ibinibigay dito ng Mark Lester na Orillo partner. Kuno sa kabilang banda. Ay! What a creeper play opportunity. Nag-iingay na itong Super Ringo ng Barangay Parehan. Giving us a triple play opportunity at tirag yan. Kasing lakas ng ating SK President Rally Busria. Lakas ng Avatar. At syempre ito, Martin, napaksin natin. Palaasin na naman dito si Coach Momo para sa kanilang possession, no?
Talaga na mga barangay pa yan, hindi na rin makapigilan sa pagkulusong at Guevara. Domingo, he's about to celebrate his birthday tomorrow. So, maging birthday gift kaya ito para kay Nino Domingo tonight. If they were able to take this game, pero dalawang quarter pa ito mga kabarangay. Less than a minute and a half here. Panic, looking for Leona. Emil, wanna take the glass. Sakuragi, 2-0. Napakaganda. And Melly Maris. Number 2.2, ngunit may call. Maraming kalaman para dito kay number 4. Felipe na naman, si Felipe naman, yung tiyarap nila ako, the free throw line. Pangatlo na ito, partner. Para ka dito kay Rod Anota, partner. And Felipe for the second time around, same spot, same spot. Hello. Mukhang nagkakapot. Lima talaga. Itong barangay may pa on that free throw girls. Struggle pa rin sa kailangan. Bahagyan ang mga akat. The board. We're gonna get Santa Ana. Nimrod. On the attack. They swing it around. So pretty goal. Lesser out the panic. No. Aurelio. At ito na naman. Trying to get in. Pick up Smith. Oh my God. Touchdown. Lander Gambara again. Para sa 2 points. Ito na naman. Lesser no. Sakuragi balik kay Emil. And Leona up the glass for 2. 26 big points, 10 seconds remaining in our first half. Jonas Tunor, 2 seconds. Kasi na yun! Para sa kaliwete na itong barangay pa riyan. Pero malaking kalamakan yan. The highest lead we had so far, 26-point lead. Half-time break, yung pinakita rin na ng barangay pa riyan. Itong second. Half, masusubukan kung talagang kumukura yung ginagawang adjustment dito ng barangay Maya pa sa Corabi. Gonna make some points. So, hello. Ayan, partner, kamat na ito para kay number 6 ko sa in. It was 4 ko sa in, was super that now. Importante talaga yung mga patrons na yun. Sa coach, Tama Montagros knows very well that they've missed a lot of field goals and free throw the past two quarters that they had. Pero mukhang gumagana na yung shooting dito na itong si Sakuragi. The covering 2 out of 2 on that score. At saka napakalag yung advantage talaga dito, partner. Yung familiarization. Yes, sir, takes it away and it picks up their foul. Dalawang pung minuto. Nakatahimikan ang ibinigay ng parehan para sa barangay Maya pa. At isa'y mga nakakapagingay na nga na bahagya yung mga fans dito. 57-33. Here comes Colossus. Working against Spawn. Turned in to shoot. Emil.
mo. Well, hindi na yung jersey ko. 5-7 seconds left, so shot lang natin dito. Sa kabilang pala. 6-3, Carmelo. Hit the fake, Brooklyn pa rin. And first check, para dito kay Lang. Ako to na kay Lang. Super go on the attack. Lander fitting ko sa him. Kulitinginan. At ito na naman, partner. Struggle pa rin sa foul. Itong si number 6 at tang-apat na lang ito, partner. Delikado. Para kay Noro having that 4. Partner, Emil, inay. A 16th issue. Repeating the mass up the buggy. We'll take it to the other side. Ito na, unti-unti na pag-iingay ang barangay Maya pa. Ito na yung Maya pa sa Kuragi. At ang kalagpag na rito sa Jose Rizal Coliseum. He makes another triple play opportunity. Arcibal takes it across the half line. Ibarra will revive it. Now he steps on the end line. Don't even look at the statue. Ito na naman. Pinasok na naman ni Coach Jessel ang mga hulayas. Pinasok na naman ni Coach DJR dito kung matatawagan siya ng ads. Pero hindi na magiging maganda for Raza. Exactly, partner. Siyempre, pwede na ma-disqualify ito si Mr. Raza for the second time around kung matutumit siya. Second time for the sportsman like that. Ngunit ito ngayon sa Valentino ang may tanga. Valentina, cycling the other round. Brian Ulches, sa kumagin. Simon ang pinagawa ng header. And over is a mix. Arcibal, kinukuha nila si Mon. Buhay pa rin ang bola. Super and goal. Umiikot. No, Raza saves it. Dead machine. But somehow ended up with the Lesser on the attack, combo! Go Ryan, the rubber step putback! Nagsisimula ng pag-ingay ang mga fans ng Barangay Maya Cup! Pwede may kastila! Pwede sa Maya Cup! Jose Rizal Coliseum, and once again, third frame, hatid sa atin ni Mayor Ros Rizal, dapat magsilbi, Dugong Bayani, SK Italy, Austria, lakas ng kabataan. Tolentino. You're feeding down all Lester. Hello. Balik ang bola para sa kanila. Arcibal niyo, for the rather than moving back, Guevara tried to find some ways and make some way. No, finding his way. Tara-tara na ang pakigo. Pentados pa rin niya. Sakurado ang pick it up. Balik ang Filosis. Struggle naman. Struggle naman dito para sa barangay. Maya pa ka ng transition. At ito sa Dutch moment na yun, binabalakas sa kanyang mga players sa kabilang banda. I need to replace Filosis after that two turnovers he had. Arcibal gets it over to Guevara. Domingo! On the left side, couldn't get the pass. Still it up in the floor. Raza with the looper. That's it! Raza pa rin talaga naman. Raza pa rin ang pumulong. Lester,
Unang pong ito para kay Super Indo, Rick Maurito. Kaya this is 3-point play para sa Barangay Maya pa. Yes sir, with that 3-point play brought to us by Mayor Los Rizal Tapatak Silvito Bomeri. Kinuha ng titilaya itong si Tanincha. Ay, kawin na ka. Iko, with a cross court pass. The floor, couldn't go the trigger. Nimrod, looking it back out. 7 seconds. Lester takes it away, gets it up, picks up the bulldozer. No, Lester launches it. Get up on the window with a gold military. And brings the tail line. Unti-unti nang nagising ang puso ng Barangay Maya pa dito. John Lester Maurillo killing us that triple. Red Zero. Ito na. Nananalasa na naman. Ang ating road sila. Balik sa 20 puntos yan. Ryan. Good job. Bingo. Nagulat si Lander. Tawagan na naman si Lander para sa kanyang pangalawang. And that concludes for the second. For the penalty situation, para sa Barangay Parian. Second person na naman yung Barangay Parian. And hinay ngayon is for the free throw line. Should be watching. And now Ryan, missing those final free throws for Barangay Maya pa. And it will take some time. Good. Finally, Barangay Lions. Para matangan ang bola. Sasalubukin siya rin. Yes, sir. This one, Barangay Lions. Kita mo talaga yung perseverance ng Barangay Maya pa dito. Even they are down by 20 plus point. Pusok yung inaalay dito ng mga players ng Barangay Maya pa. With that being said, TC8 na lang partner yung hinahamon na rin. Partner, talaga naman, hindi talaga nauubusan ng gasolina para itong Mark Restel Maunigol or so it's number 11 itong Barangay Maya pa partner. Nimrod. They're feeding down low, Raza, J.R. 13-foot pull-up, that was Jonas! Nakapunta kay Jonas! Mario, to Lester, Cabo on the move! Pag naroon ng banggaan doon sa elbow, ito si Jonas Asimel, pinititigan dito. Siya na kayo natawagan, partner. Pangatlo na ito, partner, para kay Tanisha.
Jonas Muslim for his third personal here. Lester Morillo. Wanna get back at 80 now. Jonas Emmett, the trouble if pinaligtan ni Coach Jesse si Jamal dito. Medyo nadaig dito ang Jonas. Kitang-kita. Salita eh. Kasi pag inaabo si Jonas, ang primano na dyan Jamal. Asap ko rin po yung Sir Brian Tabale. May sumabi na naman para dito sa Barangay Maya pa. Sino kay Maya bisigan dito at ayan na si number 10. John Flynn. Whistle for that foul. Pero malayo pa sa penalty. Dalawang fouls pa yung to give dito ng Barangay Maya pa. To be on the penalty. Pangatlo na ito, partner. Barangay dito kayo yung number 10, Dela, ang Barangay Maya. At eto na naman. Ibabalik na naman sa dalawang kalamangan dito, partner, ng Barangay Parian. At brought to you by Brian Chabael. And this time, Brian Chabael reestablishing that 20-point lead. Lester! Umakalikot na si Morillo. Ryan mawawala ng dribble. Ingo, working against the bulldozer. Sa marami, wala, trying to get it away from Domingo. We have 13 seconds on our shot clock dito, partner, and this time, on the move, one hammer is a miss, less of the lovers. Atrasa na naman ang dormi na ng ilalim nito ng Barangay Maya. Mga Barangay Maya. Can you get that wide open, J.R. Rasen? Another. Warning that woman. And here comes the round. Time to make it to this. Let's see if there are quite some adjustments na makikita para sa Maya pa. If no, with a small turn, ended up with P9. They will kick it back out. Mario! Oh! He flies in the sky. Talaga ito sa Guevara. Di dapat sa ere. Eto na si Baburin! Wala pa rin para kay Nimrod. Kamawin itong si Mourinho. Go! Mente puntos after 6 minutes having gone by. Sinusubihan ng mga Barangay Parian yung every shot sa binibigay ng Maya Manito. Oh, katapali ko! Nakakagandang putback na naman dito para kay J.R. Reza. J.R. Reza to the rescue. On the cleanup job, this guy never stops on doing that. Sakuragi, sumasakay. Malalim na masyado yung Reavers niya. Double! Double! And it's back. First try dito Barangay Domingo, basket na naman. At lumalayo na naman ang lakbayin dito ng Barangay Maya pa, partner. Here comes the Barangay Maya pa, white shirts. Inay, sinusupat niya. Eto si Hod. Still missing that perimeter. Here comes Barangay Parian. Try the first defense. Raymond, to Mario, the floater.
minute and 10 na lang for our third quarter, pero malaking kalamangan pa rin ang iniwan dito ng parehan. Turning football up is a miss. Mario, on the move, Cabo all the way. Doesn't work. Rosa, with a good response on the other side. Kita naman natin yung talagang pukpukan talaga ang laban na ito pagdating sa ilalim, particularly. Well, no fear on the drives. Yung maswerte pa pagdating sa position, ano? Nababagsakan itong parehan. And they never miss their free throws. Pagdating doon sa mga kapulikirot, alota, halasan. Wala ata siyang pinipis dun sa free throw. Inay, trying to go glass, wide open, spot, good para kay David Onya. But there was a foul again. Si Inay ang na-investigan. Pang-apat na ito, partner. Relegado. Itong si Hinay ng Barangay Mayabang. 18.5 seconds and we are down to the fourth and final quarter ng ating game one. Maganda na rin execution dito ng Barangay Mayabang, particularly doon sa kanilang ilalim. Itong mga malalaki ng Barangay Mayabang, they are overcome. Ganda mo partner yung panguhaw ng parehan to take the game one. Exactly. Not just the game one, but the championship title. Back pass, beating Allen. Pero si Boto, sir, talagang nasasakala ni Lord. And now they will take it away from him. Oh, Roda Lota whistle for that whole man. And that's gonna be Rutt's fourth personal foul. Beginning of warning. Both coaches, Coach Jessel and Coach Mon. Arsiban,
Let's head over to Leander Ingo. This is his spot. Rosa, napalakas this. Nakukuha na ni Emil. Here comes the closer finding Lester Matsino. Jeff Lester Maurillo with a back-to-back hits. Iba talaga ang puso ng Maurillo. Seconds on the shot clock here. Okay, wanna clarify what happened? Pero kinanong official sa atin, tatapit niya yung Maurillo eh. Lander gets it over to JR. Raza contra Maurillo. The eye of Costito ni JR. He finds Guevara with a spear. Ingo takes it on the glass. Those three pointers na lang yung tulong do, pero nasusok niyan lang agad. Emil with a corner. The support, Guevara para sa board. Arsibal. Kamar. All the way, leading Rosa Paras at 2 points. Besser picks it up. He puts up a three. Couldn't get the balance. Arsibal. Nakitapit na dun sa gitna. He will kick it back out. Garcia naman. No, here comes the foot race, right on Mencibel! Dio, bro! Guevara para sa board again! Mababalik sa paringan ng possession and this time, little waste away some of the shot clock here. Domingo, on the left. 10 seconds in our shot clock, ngunit may offensive foul na itawag para dito kay number 24, Domingo. Siya pinatawagan ng offensive foul. They really know that kung kanino ibibigay ang bola, napaka unselfish no, ng kanilang ball rotation pagdating sa bala. Jesse Malaez, fresh from the bench again, susubukan ulit. Justin, this is his call. Arsibal, yung magkakabag sa dito ni ano ha? Mas nagalala si Jonas na sa kanyang pinagsakan kaysa sa sakit ng katawan eh. Ngunit ba yung may ebo? Here comes the Sakuragi with a reverse though. Garcia gets it over to the floor. Deep run! All the way! But there was a push. Muslim against a plapo. Pagkakataon para sa palagay pa niyan. 21 puntos. 3-pointer is a miss. Raza! The looper pa nga. Lesser para sa board. Ang brain pass to the Ingo. Extra pass to the ninja. Jonas! Couldn't take that one.
Ona Ryan, Sena, may inning na ba dun sa kapilang lalang ano? Domingo gets him over the Jazz. And now Lander will just waste away some of the ball. Kalmar loses it. And look at Ryan hinahinig. Nakita natin dito pagpupo ni Ryan. Mukhang inabot naman yung left hand. Minuto sa pagpa para makahabol itong barangay Mayama sa Oragi. Lester Cable attack chance! Maabit na naman dito, Marcos, apparently still. It will be out the line to be tested for two players. Pag-ibis na dito si number 13, Garcia. Chess. Ibabalik na ni Coach Jessel dito. Itong si Rod Silva. Kasama ni Alota dyan, si Arcibals, Ibarra, Raza at Domingo. Pagtrakay Morelia, Leona, Sacraco, Felipe at Olaes. Shot clock at 15. Raza looking for Dimron. The blur on the attack mode. Knife to shoot. Raza will attack Philip. Sakuragi was there. ML has to turn it back. The one just to make a point and to tie this game within that 23-point lead. Here comes Arsene Ball. Isidore Putos. Elias couldn't get that. Masyadong malalim yung bounce pass noon. And the last 5 minutes of this whole game, Arcibal launches it. No, Raza, the numbers don't come up wrong. Basic lang for J.R. Masa. Pagbaba, parang umigal ang ata si Raza ng isa. What a complete domination for Barangay Parian right now. And dito natin, what a chessman. Can Barangay Mayama give in the game two? What a performance so far para sa mga bata ni Coach Jessel.
Barangay Parex, wala nang first quarter na kumakasya sa hindi nagtaganan lang, hindi nagtaganan ng Barangay Parex. At napangalaking tulong ng kukulong palaki na ito. Na-injure pa si ano, ha, si Rich? Boss! Nakapapumesto, boss. Napakalaking tulong ng dalawang ito ni Rasa. Mali, ikaw na binibidyo ko. Hindi makaabot eh. Kaya tinatayo na lang ito ni Rich, kung ba? Talagang ayaw the final 2 minutes of action here. Nakabasa nila si John Lesser. Most of the bench players na nakabasa sa Barangay Maya Palito. Patrick steps back. As a forward. Diba, yung puhaw ng Barangay Parehan sa finals talaga. Seems like we can paint it almost here. The Barangay Parehan will take this game. 4 seconds for now. Una ko lang ba, Jonas? Ito ka, it's not as pakailan. Last two. Ibang hasil pa rin. Ibang hasil pa rin ang nangyong 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 Barangay Parehan performing a total domination against Barangay Mayapa. Pakita-kita tayo muli on the game 2. Tito natin kung makapag-adjust na dito yung Barangay Mayapa. Nagulat ako sa nangyaring ito. 5 seconds to shoot. Registered. It would require triple efforts for Barangay Maya Pa just to come up with it. This score now. Jonas, we just waste away the time. What a performance talaga. Pinakikita ng Parehan dito na sila pa rin. Yung walang talo magmula elimination, ibang level na ng laro ang binigay nila against Barangay Maya Pa. Seconds quarter. I still a miss in there. Same ball. Free lap. Battling for the runner around the athletic adjustment. France. Still a short move. Patrick misses it as well. What a performance for Barangay Parehan. And again, mga kabarangay, ha, manatiling naka-standby sa mga official posts po ang ating official Facebook page para sa ating game 2. Dito pa rin na nobos, dito pa rin sa JRC. Akin pa rin po yan ang ating butihing Mayor of Rizal. Dapat magsilbi ito kong bayanin.